Bilang paghahanda din po, mahalaga din po kasi na maghanda tayo para sa World Youth Day. Isa po sa mga pinakamahalagang paghahanda, hindi lang po yung financial na paghahanda. Siyempre, lalong-lalo sa mga dadalo, mahalaga po yon para makarating tayo doon. Pero mas mahalaga po siguro yung spiritual, pang-spiritual na paghahanda. Kasi ho, ito po ay isang pangyayari na hindi lamang para makipag-sosyalan tayo sa mga kapwa-kabataan, that we meet new friends, we encounter new experiences and opportunities for relationships. But also, this is a time of grace. Marami pong kabataan na nakadalo na ng iba't ibang World Youth Day mula pa po nang ito'y simulang gawin sa pamamagitan ng inspirasyon na pinagkaloob sa atin ng ni Blessed John Paul II noong 1984, the very first World Youth Day. Marami pong kabataan ang nagsasabi na ito pong World Youth Day para sa kanila has been a life-changing experience na nabago po ang kanilang buhay. Una po, mas lalong lumawak ang kanilang pag-uunawa ng kanilang papel sa simbahan kung paano po sila makakapag-contribute ng kanilang sarili para matulungan po na maging mas makahulugan ang kanilang pananampalataya at ang kanilang paglilingkod sa kanilang respective churches. Ito rin po ay nagdulot ng pagkakataon para makilala ng maraming young people ang bukasyon, lalong-lalo na ang bukasyon ng pagpapari at pagiging relihiyoso. Kaya po sa mga dadalo at sa atin pong lahat na may interest sa World Youth Day, mangyari po lamang na paghandaan po natin ito ng maigi sa pamamagitan ng spiritual preparation. Hingin po natin ang tulong ng Banal na Espiritu na siyang nagbibigay liwanag, nagpapalakas ng loob at nagtuturo sa atin ng tamang landas para maging tunay na makahulugan ng World Youth Day ito. Sana rin po ay kahit nandito lang tayo, ang paghahanda po para sa World Youth Day ay maging bahagi din ng ating pagdiriwang nito. Let us recognize that the World Youth Day event, once again, is not just an event that happens in a particular place. It is an event that all of us are invited to that we may encounter God through the experience of the young. It is a grace-filled moment, an experience of Pentecost, if you may want to call it that. Kasi ho, tulad ng unang Pentecostes, bumaba po ang Espiritu at binigyang liwanag ang karanasan ng unang komunidad, ang unang sambayanan ng simbahan, at ito'y nagbigay ng lakas sa kanila upang ikalat po, ipamalita ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ganun din po tayo mga kabataan, lalong-lalo na tayo mga kabataan. Ang World Youth Day pong ito sana ay maging spiritual experience natin para yumabong, lumago, at mas lalong magbunga ang ating pananampalataya para sa ating Panginoon, para sa ating simbahan, at para na rin sa ating kapwa kabataan. Ngayon po, isa po sa mga practical namang paghahanda ay yun pong mga para sa mga dadalo. Siguro po, we need to be aware that there are certain preparatory matters that we also have to be familiar with, especially mga practical tips. Unang-una po, ang masasabi ko lang po ay para hindi tayo mawala doon sa World Youth Day sa Madrid, lalong-lalo na po dahil maraming taong kasama tayo doon. Sabi ko nga, halos kalahating milyong kabataan ang dadalo doon. And we have several places to go. There are many activities that we will participate in. As a matter of fact, bago po yung actual na celebration ng World Youth Day sa Madrid, ang lahat pong mga delegates ay pupunta sa tinatawag po nilang Days in the Diocese. Sa mga maliliit na grupo po, ang mga delegates ay ikakalat sa iba't ibang mga diocese sa labas ng Madrid para maranasan din po nila ang hospitality,
ang karanasan ng simbahan sa mga respective dioceses na ito. At tayo po, yung delegation ng Pilipinas na technically called ECY Philippines, papunta po tayo sa Korea Cáceres. Ito po ang diocese ng Korea Cáceres. This is somewhere in the southwest of Spain. Para po sa 4-5 araw, dun dadanasin muna natin at makikita, mararanasan ang simbahan ng particular na simbahan doon. At pagkatapos po noon, after August 11 to 15, we will be going to Madrid for the Days of the World Youth Day. So, yun po. Ngayon, dahil po nga dito, marami tayong pupuntahan, pag-alagala tayo, isa po sa mga malaking tulong siguro, yung manatili tayo sa grupo natin. Huwag tayong magkani-kanya ng galaw, ng kilos o galaw, kasi baka po tayo mawala sa daloy ng, ano, ng World Youth Day at hindi po natin mapakinabangan ng lubusan ang karanasang ito. I also would like to suggest na siyempre, i-review po natin yung kahit ko konting Espanyol natin. Marami naman po tayong alam ng mga salita. Gracias, halimbawa po, meaning to say salamat. O donde, lalo na kung medyo nawawala kayo, donde ho, nasaan, ganun. Mga, yun yung practical na mga salita po na ano, todos los santos, mga ganyan. Kaya, ano, buti na ho yun na may konti tayong baon na Kastila at alam po naman natin, marami tayo dyan sa ating ano, vernacular, baso, mesa, ganyan, gamit na po natin ng mga ito. Pero mabuti na rin po na we kind of bring with us, magbaon po tayo ng ilan pang additional Spanish words and terms para po hindi naman tayo magmukhang kawawa dun sa Madrid. Anyway, madali naman po yung gawin. Finally po, tungkol po sa World Youth Day, isa po sa mga malaking pinag-iingatan namin ay yung pagkawala ng mga delegates pagkatapos ng World Youth Day. Pagkawala po na ibig sabihin yung mga magdesisyon na mananatili doon. Ito po siguro ang dahilan kung bakit medyo naging mahigpit kami sa pagsasala ng mga applications for participation. Kami po kasi dito sa Episcopal Commission on Youth ang pinagbigyan ng authority na siya ang maging endorser ng lahat ng mga dadalo mula dito sa Pilipinas. Actually po, hindi rin po lang naman ito dito sa Pilipinas, kundi lahat ng bansa ay ganito po ang nangyari. Yung mga may majority Catholic population, yung Episcopal Commission on Youth ang binigyan ng authority ng organizers ng World Youth Day at yung mga consulates or embassies of Spain sa mga bansang ito na ang ECY ang maging official endorser ng lahat ng mga magiging delegado. At dito po sa atin, kasi po may medyo malungkot tayong karanasan, lalong-lalo na nung nakaraang 2,000 yung Great Jubilee doon sa Rome, kung saan medyo malaki-laki yung mga nawala na mga delegates doon. Gusto po naming sikapin sa abot ng aming makakaya na huwag na itong maulit. Hindi lamang po dahil problema ito ng opisina, yung mga taong hindi nababalik, kundi po hindi magandang imahen ng ating bansa kung patuloy na may mga magti-TNT pagkatapos ng World Youth Day. At ito rin po ang isang mapait na magiging bunga ng susunod ng mga World Youth Days kasi mas hihigpitan pa tayo at maraming kabataan yung legitimate ang motives na hindi na baka hindi na matuloy, hindi makadalo kasi hihigpitan na masyado ang ating pagsisikap na makapasok sa mga bansang tinuturingan ang saan man ito sa susunod na mga World Youth Days. Kung kaya po, dahil dito, una po ang suggestion ko lang is for all the delegates who will be joining us, follow the itinerary. Huwag na po kayong magpupunta muna dito, pupunta doon, dadalawin ng isang kaibigan dito at doon. Kung kayo po ay meron ng plano na pagkatapos ng World Youth Day ay pumunta kung saan, sikapin lang po ninyong sundan yun yung sinabi ninyong itinerary pagkatapos ng World Youth Day. Isa ho sa mga pagsisikap namin na maiwasan nga itong ganitong mga nawawalang delegates ay sa pagdating natin sa Spain, hahawakan po ang pasaporte ng lahat ng delegates para hindi ito maging tukso
na makaisip ang isa. Halimbawa, medyo sumakit lang ang ulo, medyo sumakit ang tiyan, eh gusto na magpaiwan dahil kung ano man ang dahilan, hindi po natin ito papayagan na mangyari. Kung kaya, tulungan din po ninyo kami na hindi tayo makaranas ng ganitong mapait na karanasan. Noon pong nakaraang World Youth Day sa Sydney, meron hong mga ilang mga countries na nakadanas ng ganito. Isa na po dito ay ang Myanmar. Kung kaya po ngayong taong ito, ang Episcopal Conference ng Myanmar ay nagdesisyon na hindi sila magpapadala ng mga kabataan sa Spain. Dahil nga sa karanasan nila sa Sydney, na kung saan maraming kabataan, kung hindi man lahat, hindi naman siguro lahat, kundi marami ang hindi na bumalik sa kanilang bansa. Sana po tulungan ninyo kami na manatiling malinis ang ating pagdadalo, pakikisama sa mga ganitong pagtitipon that are international in character. Huwag po nating isipin yun. Don't even think about it.